There is a reason why I move around Mindanao a lot. In the travels that I make, I see a lot of things. I discover new places, new products. Today, after a two-day travel, I'm here in the city of Cabadbaran. And what I saw in this table amazed me. Because today, we are going to share with you a solution to the problem of many of our farmers in Mindanao: excess squash or calabaza production. Welcome to the beauty and bounty of Mindanao. This morning, happy tayo na makasama natin yung magandang mayor ng Cabadbaran City, Mayor Judy Chin Amante. Mayor, nagulat ako rito sa produktong ito, Calabaza Pancit Canton. Wow! You know, ito yung produkto na matagal nang hinahanap ng ating mga consumers, and I believe that ito yung sagot sa problema ng ating mga farmers who produce a lot of calabaza and then they end up nangangalabasa. Wa may mabaligyan. Can you tell us something about this? Well, actually ito nalaman ko lang recently yung pag-upo ko talaga. Mm-hmm. So, yung nakita ko paano pina-process, kasi nalaman ko na yung time of yung pandemic, yung mga calabaza masyadong marami yung naaani nila, pero yung hindi na naano sa market. Mm-hmm. Nasisira. Okay. So sabi sa akin ng natin sa DA na meron tayong gumagawa ng mga produkto like noodles, may ito, may chips, squash strips. So sabi ko gusto kong makita. Mm-hmm. So nakita ko talaga kung paano ginawa. So sabi ko talaga tutulungan natin kasi makakatulong sa mga tao natin sa yung tawag dito, yung livelihood. Mm-hmm. At the same time, mapropromote din yung produkto natin. Okay. So, kailangan tikman mo talaga, sir. Yes, I will. Sabi ko nga sa kanila, magluto sila eh. Kwento kayo ng kwento ng kalabasa na Canton, wala naman kayo niluto. Ano? Sabi ko nga, hindi lang noodles, pwede kaming gumawa ng yung bread. Yeah. Na may kalabasa. Kasi okay, marami din eh. Kailangan lang tulungan lang sila. So, obviously, Mayor, this could be a very good income earning activity, yes, for your people. Yes. What support do you need from the Mindanao Development Authority or from the national government for that matter, or President Rudy Duterte? Good morning. Actually, we have already the processing center right now. Yes. Mm-hmm. Maliit lang. Mm-hmm. However, we are on the process of facilitating its registration to FDA. Okay. Kasi ang FDA is so strict. Meron silang mga kailangang i-follow natin ng mga requirements as to floor plan, whatever. Mm-hmm. Andiyan na kami ngayon, sir, kasi sinusuportahan naman din kami sa local government. So, hindi pa ito registered sa FDA? Hindi pa, sir. The reason why we need FDA certificate is because we are selling it commercially. Yes. Okay. So, dili mi pwede musulod sa Robinson. Mm. So, where are you now in as far as the FDA certification is concerned? Nagkuan pa gid mi, sir, sa atong kanang building. Nagsige pa mi og plaster kay para makaregister na mi sa FDA, kay di pa gid ta mo qualify ang building pa. Why? So far. Gamay ramay. Kasi lagi kuan, sir, kay gipa kuan naman namo, gipa check naman namo siya sa namay sa region na may inspector hit team. Mm-hmm. Amo na lang ipa-assess, nai lang ipa-plaster ng mga kanang pag ang flow number okay. One. So dapat ngayon ani na dapat ngayon ana ginailaya na namo plaster karon kay para mo go na lang sa FDA na. Yeah, but we need to work on this fast. Yes, no? Yes, sir. Because very critical ni sa ato economic recovery following, yes, sir, the COVID-19, sir, pandemic. Mm-hmm. So Mayor, We actually are a small agency, you know. We're a planning agency, but we do the planning, we do the packaging. What we can assure you is we have some foreign funds actually coming in, especially the one that we received from the European Union. And perhaps what we could do is come back and conduct a study. Yeah. And whatever you need in terms of support, machinery, processing facilities, even the upgrading of your building, we can do that. And we can also work on your FDA clearance, no? So that we can commercially sell this already.
tayo ngayon dito sa processing center sa food, Squash, Pancit Canton sa Cabadbaran City. Galing yung raw product sa farm, dadalhin dito sa storage, so hugasan. Pagkatapos ng hugasan, i-slice na maliit, ilagay sa serving tray at ibigay doon sa kabila, sa processing area. Pag galing doon sa storage, ilagay po ito siya sa isang kaldirin na may lagay na, lagyan ng tubig. Pagkatapos, ilagay doon lahat ang kalabasa. 2 minutes. Kunin po yung mga kalabasa at ilagay naman sa serving tray. Then pagkatapos, ilagay dito sa stainless na table at doon i-mix lahat ang mga ingredients. Pagkatapos ng mix, ilagay naman namin siya dito sa dough mixer at dito po i-roll siya hanggang magdikit-dikit lahat yung kalabasa. At pagkatapos, lagyan na siya ng ibang-ibang klase kung ano po ang order na gagamitin sa pansit. Pag may mag-order na pang pasta, ito po ang gagawin namin, yung malalaki. Pero pag maliit na naman, yung katulad yung dati, ano lang nasa merkado natin, ito po ang gagamitin. Maliit. Pag tapos ito, naka-slice na siya lahat, ilagay naman siya po dito balik sa stainless table at 1 minuto bago i-fry, ito po ang fryer na lalagyan ng vegetable oil. So, pagkatapos nito, 1 minuto din o 2 minutes pag-fry, i-kunin, then ilagay naman, balik naman sa isang table na iba din, ito lang pwede, ang hindi pwede siya doon kasi yung pag-mixing doon. Pero dito, yung finished product na. So, ilagay siya dito, nakalagay ng mga tray. Then, 10 minutes, ilagay siya dyan. Hindi pwede na balutin agad kasi masisira, magmo-moist. So, nakalagay lang siya dyan. Then, pagkatapos, magkuha ng isang, ito po, yung packaging namin, food grade na COPP na cellophane, ilagay po siya dito. Then, pagkatapos, dadalhin naman siya sa seller. Ito po ang seller namin. Twice po ito siyang i-seal. Then, pagkatapos, ilagay naman sa box. At ito, dito na po ang finished product. Si Maria Tejimenez. Isa po ako sa member ng Crops Production Services at ito po ay nakapagbigay ng pangkabuhayan sa amin. Sapat na po na nakatulong po sa aming pang-araw-araw na income po. At nagpapasalamat po ako sa head sa LGU na si Mayor Judy Chin Amante na pinag-ano niya tong building na ito. Pina-rehab at pinaganda. At ngayon, okay na po ang production. Kami po ay nagpapasalamat dahil binigyan kami ng proyekto sa gobyerno under the BUB project through DTI and under po din sa Cabadbaran LGU. We are so much thankful kasi lahat kami ng mga membro ng organization ng Farmers Organization under sa CropsMas. Nakabuo kami ng ganitong proyekto na nakatulong sa amin dahil nung punto na yung mga kalabasa namin ay binibili na lang ng halaga mababang presyo sa market, nagkaroon kami ng isang project na isang food processing na gumagawa ng kalabasa squash strips at squash pancit canton. Dahil po sa kakulangan ng mga equipment namin na nangailangan kami ng isang malaking dough maker,
para makaproduce kami ng mga maraming squash strips at squash pancit canton. Siguro kung madagdagan din po yung kapital namin, magkaroon kami ng malaking kita at makakatulong sa mga farmers sa kanilang pamilya at sa pag-aaral ng aming mga kabataan. Dako pasalamat sa agriculture sa LGU o sa region na usang yun may kaabil sa project sa labi na sa BOP project. So daghan kayo pasalamat na dako kayo pasalamat sa ilaha gumikan nga nakatabang ni sa mga organisasyon na padali na pagsayon unsa ang pagprodukto sa squash pancit canton o squash strips. Usa po din nga produkto nakatabang nga nakakita mi og mga buyer nga igo gud sara kun ta makatabang pod sa mga kaubanan ang income. Daghang salamat sa tanan labi na sa agriculture. Mga kaibigan, today we have proven that if only officials of government like us, the mayor and myself, will walk an extra kilometer, cross one more river, climb one more mountain, we will be able to change things in Mindanao. Today, we were able to discover the answer to the problems of our farmers of excess calabasa production. And we found that answer in Cabadbaran City. So we would like to congratulate the mayor for this initiative and pledge our support. My dear friends, this is the beauty and bounty of Mindanao. On behalf of the Mindanao Development Authority, I'm Secretary Manny Pinyo saying, Alika, let's walk an extra kilometer. Let's cross another river. Let's climb another mountain. Let's chase another dream as we work for a better Mindanao.